Hello, bosses. Hello, bosses. We are live. We are live and happy, happy Thursday. Thursday. Today is Tech Talk Thursday. And I hope na maliwanag nyo kami naririnig. It is our first time to use Ecamm for broadcasting. And medyo hindi pa sanay, no? But we're learning. Thank you so much for watching. And let us just see, ano, kung maliwanag nyo ba kami naririnig. Meron bang feedback or echo dahil hawak din namin yung phone namin as of now. And thank you so much for watching, Hazel! Okay, wala ka bang work ngayon? I'm so glad to see you here. So, by the way, guys, ano, every Thursday, ano, we will be having our Tech Talk Thursday. Ano, and meron tayong mga series, no? So, for this month of October, we are going to talk about network marketing and affiliate marketing series. Okay, at ituturo namin ngayon sa inyo is offline marketing muna. Offline marketing. Kaya kaabang-abang to ma-live namin every Thursday. Exactly. So let me just check our ayan, nandito pala si Sis Jelmine, ano? Hello, hello. Mm-hmm. Shout out sa inyo. And by the way, sumali siya sa contest natin last Monday wherein magko-comment lang kayo down below ng specific mamaya, no, at the end of the video. Uh-huh. Na mga gusto naming sabihin niyo dun sa comment. And ang mangyayari noon, ano, magkakaroon tayo ng raffle draw. Okay, meron tayong mga courses, cash prizes, and mga libro na ipamimigay na makakatulong sa inyo bilang mga entrepreneurs. Mm-hmm. Ayan. So, dito na rin si Hazel, ano, shout out sa iyo, Hazel, Marvin, Traya, and Umuram. Yes. Paano ba natin ipapakita to? First time na natin okay, gamitin yes, si... Okay, yes, first time natin gamitin si... Good PM, this is our show every lunch. Ano, at gusto natin, ayan. Automatic na pala nakikita nila yung ating... Ah, okay. Mga student. Yes, and today we're so excited ano to share to you our prepared PowerPoint teaching you how to prospect offline, and these are the things that I've done wherein nagagawa namin noon makapag-close ng 30 direct downlines up to 50 in 1 month. So kayang-kaya niyong gawin to even without technical know-how, even without the basic of online marketing. Okay, at kahit na talagang walang-wala ka pang alam sa pag-i-invite, ano, kapag natutunan nyo itong 3 steps na ginagawa namin noon as top earners, ano, eh alam nyo na rin kung paano to gawin. Ganun lang ang simple. So excited ba kayo, no? So I hope na super excited kayo diyan, no? Because we are actually going to throw to you a lot of values. Are you excited about that? Dahil marami tayong mga pag-uusapan. Again, this is Tech Talk Thursday at I hope every Thursday makasama namin kayo dito. Ano, at marami tayong every lunchtime to, no, we will be your DJs, no, with this Dear Coach Angelo Dear and Coach Princess Angel. Yes. Show. Okay, so ikaw, may replay yun naman tong live natin, 'di ba? Yes, actually yung mga magiging replay natin eh medyo edited at medyo boring na, hindi na siya ganun ka interactive. Makikita niyo rin to sa Pinay Boss Daily sa YouTube, no? At kung mga gusto niyo naman matutunan yung mga English lessons natin, very soon na rin yan sa Princess Wailing. Okay. So excited na rin ako i-deliver namin sa inyo yung topic about network marketing, yung mga strategies about network marketing, mapa online, mapa offline. Ayan. Oo, so today's series, pag-uusapan muna natin ang network marketing offline and the 3 strategies that you can do offline to quickly grow your business. Alright. Kahit anong negosyo pa yan. So let's say, ang focus nga natin ngayon is network marketing and affiliate marketing. And napakahalaga na itong tatlong steps na to ay matutunan mo. So next series naman natin, pag-uusapan naman natin yung 2, no, perfect and ideal customers para sa'yo kung network marketing ang ginagawa mo. So are you excited? Yes, excited naman na rin ako. Kayo ng likes.
ano, hearts para ganahan naman kami mag-share today. And we would like you to subscribe to Pinay Boss Daily and at the same time sa lahat ng mga social media channels natin, which is Princess Wylene. Nasa Instagram din kami, YouTube, and Facebook page. Ayan. Yeah. So, what we want you to do, guys, ano, is to share this video and share this video now, ano, sa inyong mga profile because sharing is caring, lalo na ngayong pandemic, maraming gusto matuto. Number two is that we want you to tag 5 of your friends down below at mamaya, kapag may contest na tayo, sasagutin nyo lang yung sagot dun sa contest para automatic qualified na kayong manalo para sa next Tech Talk Thursday. I-review namin to after ng live kung sino yung pasok sa kung sino yung required dun sa ano natin, pa-contest natin. Lalo na kung qualified. Sino yung mga magiging qualified ano dahil sinunod ninyo yung mga instruction. Are you ready? Okay, I really hope na ready na kayo. We are so excited to share to you this. So, ready ka na ba, Jel? May kwento natin sa kanila yung ating story. Didiscuss natin yan. One by one. Started. Alright. So, ngayon, ano, pag-uusapan muna natin ito. Alright. So, let's just go here. So, make sure na naka-share yung Oh, nakikita nyo ba yung screen ko ngayon? Let me know at the comment section, by the way, guys, kung nakikita ninyo ng maayos yung screen ko ngayon. Alright, na-check ko naman siya. Okay naman. Naririnig naman ba ako na maayos? Ayan. Okay naman pala. Nakikita naman daw nila. Okay. So, our topic for today, guys, is this. Ano? I hope that you are excited! Dahil sobrang excited kami i-share sa inyo to. At pinag-isipan namin mabuti yung topic for today. Ano? Dahil ito yung, I think na pakikinabangan ano, ng mga students natin na gustong mag-succeed sa kanilang network marketing business. So, I hope excited na kayo, no? Di-deliver namin to isa-isa sa inyo. Di-discuss natin. Loud and clear, yes. Talaga okay, nag-invest kami sa mga ano ngayon eh. Mga kailangang tools. Alright, so let's start. Ano kailangan natin pag-usapan ngayon are the 3 offline strategies to grow your network marketing business. At kapag natutunan mo to, stay tuned ka lang sa dulo ng video na to. Ginawa namin itong lunchtime para kapag empleyado kayo, tiis ganda muna kami dito. Hindi, tiis muna kami hindi mag-lunch. Basta masaya ang mahalaga. Ano eh, matulungan namin kayo, no? At saka talagang mabigay namin, ma-deliver namin yung best namin sa inyo today. Para kahit employee kayo, makapakinig kayo. Alright, so secret number one, ano? Alright, most of the network marketers, ano, kapag tatanungin nyo sila, kung meron ba silang dahilan, kung ano ba yung dahilan, bakit nila ginawa yung kanilang business at bakit sila sumali sa isang business opportunity is because maybe they are product lovers. For sure, nayaya lang, ano, kaladgari. Okay. Oh, ganyan din ako dati. Oo, no, mababa ang lipad ko dati. Kaladgarin, no? So, okay, so, ngayon, pag-uusapan natin, ano, ano-ano nga ba yung mga naging trigger or factor bakit nila ginawa yon? Yes. So, ako na yung sasagot para sa inyo, okay? So, kung sasagutin nyo, kasi nayaya ako ng kaibigan ko, sinisi mo pa yung kaibigan mo. Iba, nahiya lang, kaya sumama. Nahiya lang, nagkahiyaan. Alright, so, kanina, sinishare ko kay Angelo, ano, that the reason why we joined a business or opportunity is because... I'm sorry. Ay dahil ano, kaya tayo sumali ng isang business opportunity. Business ano, opportunity. Ay dahil merong tayong nakitang pag-asa. Tama ba, guys? Yeah. Tama ba 'yon? Sino sa inyo yung mga nakasali na sa network marketing business dito? Meron kang nakitang pag-asa, no? Hope na makakabigay ng dream sa'yo na salary and income na makakapagpaahon sa'yo sa hirap at mabibigay mo sa pamilya mo, sa sarili mo, yung mga pangarap mo through that. Okay? Yun nga, lalo na pag magaling mag-invite, no? Sama ka sa akin, ganito, may business opportunity ako para sa'yo, ganyan nga. So, kaya tayo, ginagrab natin yung mga business opportunities na to dahil, syempre, gusto natin una-una magkaroon tayo ng extra income. Yes.
Oh, lalo na kung employee ka, feeling mo parang ang hirap na talaga and gusto mo na magkaroon ng time and financial freedom. So, ito yung nangyayari, no? So, meron tayong tinatawag na recesspreneur, no? Yan yung paminsan-minsan niya lang ginagawa yung business niya, no? At marami, medyo, okay lang naman guys kung medyo meron tayong mga dahilan, no? Gets natin yan eh, tatrabaho pa. Mahirap talaga mag-shift, di ba? Ako, I sympathize with those people, no? Pero mahalaga talaga na meron, kagaya niyan, sabi ni Hazel, siya raw. No? Yes. Oh, yun. Sabi niya, me. Okay. Me. Sabi ni Hazel. Okay. So, thank you so much, Hazel, for sharing that. Ano. Okay. So, ngayon, ano, meron tayong tinatawag na entrepreneur na schoolpreneur o yung mga seminarista. Okay. Seminarista sila. At aral lang ng aral, hindi na-apply. O yung isa naman, no, yung tech savvy, try hard entrepreneur, no? Ang daming inaral, no? Online, bumili na maraming courses, hindi man naman nila ma-apply. Okay, habang nasa work, yes, ginawa talaga namin tong 12 p.m. Philippine time. O ngayon, no? Alam nyo guys, eto medyo masakit tong pakinggan, pero normal lang to kasi pinagdaanan namin to, no? Recesspreneur, schoolpreneur, saka tryhard entrepreneur. So, next topic tayo. Okay? Okay, the dreamer and the maker. Okay lang na sa first stage, ano, dreamer tayo. No, hindi pa natin masyado nagagawa. But time will come, ano, kapag nagagawa nyo na, sabi nga namin dun sa isang lesson namin na Ninja Pro Masterclass, yung program namin. Ang daming na-touch na mga entrepreneur doon, lalo na yung mga nag-enroll. Kasi ngayon, 60 to 70% of our students there are top earners now dahil na-gets nila to, no, yung square chart of an entrepreneur. Kasi sa una, ang haba-haba ng effort mo, konti lang yung resulta mo. Yes. No, kung meron kang square na ganyan, hatiin mo siya pa triangle, no? Guguhit ka ng ganun ang haba, tapos sa konting dot dito sa dulo, konti lang yung resulta mo. Okay? So how I wish ma-share ko rin sa inyo yon one day. And naiyak sila, no? Kasi darating din yung time na konti na lang konti na lang yung effort na ginagawa mo, pero yung result ano, is mas malaki na. Okay, so, ngayon, ano, ayan, hindi nila nakikita yung pagmumukha natin. Okay lang yan, makita, naririnig nyo ba yung voice namin at saka yung topic? At least, yan, mas mahalaga clear yan. And loud okay. Okay, so, time will come, ano, marirealize ninyo na magiging kagaya rin kayo nitong guy na to, no, naka-sweatpants lang, no, naka-t-shirt, pero they are the one who's actually making it. Okay, so paano nga ba, no, minsan, natetempt tayo na maging techie and online market. Kasi, napakaraming mga online lessons ngayon sa social media, pero ngayon na-realize ko, ano nga ba yung ginawa ko nun, no, para magka-result ako nung una pa lang, okay? Yun yung exciting, no? Kasi offline, you will actually produce result, no? Kahit na offline, no? Kung susundin nyo lang yung 3 steps na ituturo namin mamaya. Yeah. Okay, so isa ka ba sa mga kabilang dito sa club na to? Yung no friends left? No friends left, oh. Oh, ako din actually, naranasan ko yan, ate. Dati sumali ako sa network marketing, no? Hindi ko pa alam ang online, offline pa ang ano nun, galawan before. So, lahat ng mga friends ko, malalapit sa akin, syempre yan ang unang-una mong i-invite sa business mo, di ba? Sila kasi yung mga pinaka-warm audience mo o yung malapit sa'yo na pwede mong i-share yung business opportunity. So, yung iba, tatawanan ka, di ba? Ganun. Kaya, yung iba parang sasabihin, ano ba yung business na yan? Parang yung iba, hindi mo pa alam itargetin yung mga tao para, yung tamang tao, yung tamang prospect para sa business online mo. Tama. Okay, so normal lang na mangyari to, no? Kung nangyari na parang no friends left ka na. Actually, ako dati nung nagpo-prospecting ako sa World Ventures, no? Travel worldwide. Tas mga foreigner pa yung mga friends na pinoprospect ko. Pag binalikan ko ngayon, nagkukumustahan kami ngayong pandemic, kumusta sila sa bansa nila. Tapos babalik, mag-i-scroll up ako kung paano ko sila pinrospect. Parang kandilang nauupos. Para akong, ano ba yan, nakakahiya? Ba't ko ba ginawa yun? Ba't ko ba sinabi yun? Diba? Parang ngayon na-realize ko, ano ba yan? Ang baduy ko naman nun. Parang frustrated ako nun. Diba? Oo, so yun, lahat pala dumadaan talaga doon. Frustrated pa, no?
Pero kanina umaga pinag-usapan namin ng hobby ko. Sabi ko sa kanya, alam mo, thankful ako na ginawa ko yun kahit papano. Kasi natuto ko magbenta. Okay? Natuto kong maging negosyante at entrepreneur. At kung hindi dahil sa mga natutunan ko na yun, eh siguro hindi ako magiging ano kung ano ko ngayon. So ngayon, okay, pag-usapan natin, ano, sino sa inyo yung naranasang mag-prospect, no, na na feel nila na parang no friends, kabilang ka na sa no friends club. Yung parang yung mga kaibigan mo iniiwasan ka, kinukutsa ka pa at ginajudge ka. Sino sa inyo yung nakaranas na noon? Ah, sige, comment lang kayo para alam namin kung sino na mas nakaka-relate sa topic. Ano yan? Okay, sige nga, comment nga kayo dyan. Coach, pina and off ang audio? On and off daw yung audio. On and off. Ah, okay. Siguro dahil dito sa ano, sa microphone natin. Okay, so sige, okay ba? Loud and clear naman ba? Check mo nga dyan sa ano dyan. System natin. System. Okay, sige nga, comment kayo sa baba kung naririnig ninyo ako na maayos. Okay naman. And let me know ano kung naranasan niyo na maging kabilang kayo sa no friends club. Yung parang iniwasan kayo ng mga kaibigan niyo na nagpa-prospecting kayo. Ayun, si Ramos Gina Linda. Ako po, coach. Loud and clear naman sabi ni Jelmin. Thank you, Sis Jelmin. Oo, mahirap talaga pag technical na ganito, no? Parang feeling mo ano ay may problema. Ang hirap naman. No? Okay, si Marvin din daw. Okay, mamaya susolusyunan natin 'yan. Alright? So, ngayon, ano, ayan, next tayo, no? So, meron din tayong tinatawag na nasa anti-sales department. Or, minsan, sariling pamilya mo pa nga, no, hindi ka susuportahan, no? Parang galit na galit sila sa'yo. Ako naranasan ko yung kapatid kong pinag-aral ko pa sa college maging teacher dahil sa network marketing success ko. Okay, pero nung... Hoy! Sino yan? Hindi ako yan. Pero yung kapatid ko na yon, no, nung bago pa lang ako nag-struggle, sabi niya sa akin, ano ba yan, ate, maghanap ka na lang ng trabaho, no, ng normal na trabaho. So, ang sakit nun, no, kasi, diba, hindi siya, ano, tawag dito, parang supportive. Pero nagsikap ako, ayun, pinadala ko siya sa magandang university, nagstay kami sa magandang apartment malapit sa university. Pinakita ko talaga sa kanya yung pwedeng gawin, no, nung bagay na pinapangarap ko pa lang nung mga time na yon, no? So kayo magagawa niyo rin 'yan. All right? Nagstay tayo na sa Grand Tower, 'di ba? Yung Lasal. Dito malapit sa Lasal, no? Mm-hmm. Na kung saan mga lahat ng mga taga Lasal na nagko-condo, doon nagstay sa Grand Tower. Kaya nandun na lang ko yung kapatid ko doon, parang nga siya, 'di ba? Mm-hmm. Oh, 'di ba? Parang na-share ko lang sa inyo yung story ko kasi yung place na yon, no, meron siyang mahabang swimming pool, may gym pa siya sa loob, may mga bilyaran siya, and talagang ang ganda ng view nung condo namin facing kung saan nagte-training yung ASCAL, no? Okay. ASCAL mga football players sa Lasal. At hindi ko nalilimutan nun, ate, no, share ko na rin sa kanila. Ang pinagkakaabalahan naming business noon is direct selling. Yun direct nga selling. Yung Mary Kay. Mary Kay. Ano siya, cosmetic siya, no? So si Angel, hindi siya nahiyang mag-makeup ng mga babaeng taga-Lasal. Kasi assistant ko siya noon. Noong mga time na yun, nag-offline marketing kami. I-share namin sa'yo paano namin nagawa yun. Yes, so ano ba tong offliners that have no idea what online marketing is? Minsan, napapansin ko, no, merong mga nasa network marketing. Tapos pag nag-Zoom meeting sila, no, they are considering that as online na already, no? Pero sa totoo lang, ano guys, bosses, ang online kasi is napakalawak, okay? Once na mag-Zoom meeting ka at wala kang follow-up sa mga umattend ng training, wala kang funnel na nagfa-funnel up or nagko-convert sa mga cold audiences mo into becoming hot audience or buyers, baliwala lahat ng Zoom meeting mo. Kaya mamaya, ituturo ko sa inyo paano yung pinaka-effective way na mag-offline marketing ka na nako-close nyo agad yung sales. Okay ba yun? Ayun. So, ngayon, no? Next tayo. Ito yun naman yung phase na pinagdadaanan ng isang
bago sa network marketing or affiliate marketing, tinatawag naming Duckloan Wars. Okay, dito guys, hindi ako mag-sugarcoat, ano. As an influencer, I will tell you frankly and honestly lahat-lahat ng mga bagay na dapat ma-realize ninyo, no? Sa network marketing kasi, ano, may mga most of the time they are creating website na duplicated. Ganun din sa affiliate marketing. Okay, so imagine yung buong barangay ninyo, ano, merong sumali na sa isang network marketing. Let's say, gawa na tayo ng example, no? Although mahirap mentionin, pero ito kasi saturated na. Tsaka kilala nyo na rin. Let's, for an example lang to, ah. Let's say, Front Row, no, Barangay Front Row. Okay. Ayan, Barangay Front Row, no, kasi sikat na sikat si Front Row, eh. Ngayon, sa buong barangay na to, no, ang hindi na lang sumasali. Yan ba yung halos sila na yung magkakamuka? Oo. Hindi ba? Yung ang hindi na lang sumasali ay yung magkakaibigan ni si Pancho, Pepito at Pakundo. Okay? Eh di ngayon, ito na yung buong barangay, no? Si Cloned War na sila, no? Sa pare-pareho sila ng website, affiliate link, iisang video nakalagay doon, yung mukha ng may-ari, nagpe-present. Eh di pagpunta nila ngayon dito kay Pancho, Pepito at Pakundo, no? Tinignan ngayon ni Pancho, Pepito at Pakundo sa online nila, no? Habang nag-gym sila or nagla-lunch. Tinignan nila yung website, pare-pareho, no? Kaya lang, dun sa video ng website, no, ang nandun sa video, yung video ng may-ari. So, saan ngayon, kanino at saan ngayon sasali yung si Pancho, Pepito at Pakundo? Kahit na buong barangay, lahat sila meron ng duplicated website, no? Ang masakit, sumali direkta dun sa company. Dun sa nasa, hinanap sa Facebook, eh. Sino ba tong ano na to? Diba? Kasi, yun yung nasa ano, eh. Yun yung nasa video, eh. So, kanino sila mai-impress? Yun yung brand na tumatak sa kanila. Yung tao na nandun sa duplicated website. Diba? So, dun sa may-ari. Kaya, yung may-ari ang top earner sa sarili niyang company. Sariling company. Ang sakit, diba? Diba? Ikaw ang nag-market. Ikaw ang nag-market. Ate, no? Ikaw ang nag-market. Ikaw ang nag-discuss. Ikaw ang naghirap. Ikaw ang nagbayad, for example, ng FB ads. Tapos, bigla na lang tatalon. Kumbaga, sasali sa iba or sasali agad sa direct company. And then ito pa yung pinaka worst minsan na pinagdadaanan ng isang affiliate, no? Ano bang tawag dito? Pagkukumpara ka pa sa ibang coaches. Yes, sino sa inyo yung naranasan yun? Ikukumpara ka pa sa iba na nakausap na nila before. Sige nga, gusto ko malaman dyan sa comment section sa baba. Nato si Jelmin Coach, I tried to approach my closest friends before. Pero yung family ko naman, fully supportive naman sila. Wow, congrats! Wow, congrats kasi oo. Family mo, supportive sa'yo, no? Si Hazel, mahirap daw kunin ang tiwala ng iba. Totoo. Okay. Mm-hmm. So, ako din coach eh, sabi ni Jelmin. Kung ako yung sasali, direct talaga ako dun sa kung sino ang nasa video. Tama. Oo, tama. That is why we are actually teaching our student ano, na dapat yung branding mo, no, ang nandun, ikaw pa rin ang nakikita nung taong inalok mo o niyaya mo. Okay, kaya minsan kapag sa online, ano, umaasa ka lang sa duplicated website, tapos sa video ng company, medyo nakakalungkot man, ano, pero parang ka kung sasabihin sa inyo na hindi yung brand nyo ang nai-establish. Minsan, yung kahit kaibigan mo pa siya, no, sasabihin niya, oh, teka, ano, magugulat ka lang, uy, be, sumali ka na pala sa iba. Oo, sumali. Sasabihin niya, sumali pala siya dun sa nasa video or hinanap niya yung tao na to, no? Sino ba to? Hahanapin niya sa Facebook, sa YouTube, dun siya sasali, tapos hindi niya sasabihin sa'yo na sumali na pala siya. Yun ay dahil na-impress siya dun sa tao na yun na nasa video. Nasa video. Ikaw nagyaya ka lang naman eh. So, sa tingin niyo, makatarungan ba yun? May hustisya ba dun? No? Sasabihin mo na, saan ang hustisya, di ba? Parang ang hirap niyan, di ba? Kaya nga, tuturuan namin kayo, no? Dito kasi, sa channel natin, we want you to be educated and we want you to see the gray side at the same time. Wherein, mahirap talagang
minsan nasisira ang industriya ng network marketing dahil sa maraming dahilan, ano? Pero tandaan nyo, no, sakit daw, sabi ni, ano, ni Marvin. Tandaan nyo, guys, ano, na kailangan lang natin ng transparency dito, no? O yun, na-bypass daw siya. Yes, masakit yan, no? So, mamaya, ituturo namin sa inyo yung 3 steps na dapat ninyong gawin dito sa live training natin. Alright! Yes. So, next na tayo, ah. So, Cloned Wars, no? Kaya nga hindi namin nire-recommend yung mga duplicated website na yan at saka mga affiliate link. Kasi ang nangyayari dyan, ano, paano ba to? Ang nangyayari dyan, guys, ba't hindi ko na siya makita dyan? Ito. Ang alin? Ayan. Ayan na siya. Hindi, ito yung ano natin. Yun, okay. Ganun pala yun. Ang nangyayari dyan, ano, hindi ninyo maano yung inyong brand talaga. Okay, hindi ninyo maipakita. Tapos, mahalaga rin talaga, no, I actually suggest to all of you na bumili kayo ng funnel builder na habang buhay inyo and lifetime na ninyong magagamitan ng iba't ibang funnel builder sa iba't ibang negosyo. Let's say, ngayon, affiliate kayo. No, gawan ninyo ng funnel builder na pang affiliate business. Lifetime nyo pa magagamit. Kasi yung mga duplicated site, kapag may pasaway dun sa company nyo, spammer, or hindi niya alam kung paano mag-market, damay-damay pati yung mga affiliate link ng mga habang buhay mong pinaghirapang matutunan maging onliner, tama naman ang pagmamarket mo, ethical ka naman. Pero kung yung funnel mo ay nakakonect sa duplicated site ng company, pasensyahan tayo, uulit ka ulit. Back to zero. Ban ng page mo, ban ng messenger mo, hindi ka na makakapag-advertise, lahat ng credit card mo mababan. Yes. Hindi na pwede. Pati YouTube channel mo, stricto na rin si YouTube ngayon. Okay, ang pinakamasakit dyan, talagang literally lagapak ka back to zero. That is why we teach people, ano, with a Ninja Pro Funnel Builder tutorials. Yes, actually, kung paano nila magagawang mag-create ng mga sites, ano, na iyong ilo lang. Okay? Kahit anong gawin mo dyan, no, sayong-sayo yan, solo mo yan, at nakatag dyan yung domain name mo. Let's say, jalminyera.com. O, di ba? Yung mga ganon. Marvin Taraya, di ba? Kumbaga, education. Ano, no? Sarili mong bahay yon, sarili yes. mong kumpanya yon, o sarili mong system yon. Exactly. Lahat magagawa mo. Yun ano yung maganda, mo. No? So, you can actually have a free access, ano, with Ninja Pro Funnel Builder. Yes. This is a lesson. Just let me know, ano, para magkaroon kayo ng idea kung paano nga ba magbuo ng funnel, no? And hopefully, ano, maging student din namin kayo doon. Alright, so next, ano, the homeless man with a Ferrari. Yun. Ito ba? Maganda. Na-experience nyo ba to, no? After ito. Ng pinagdaanan ninyo, no? Ang dami nyo struggle. Naging top earner kang ha, at may kotse ka, no? Kasi yan ang strategy ng mga company ngayon, eh, no? Yung magkakaroon ka ng hulug-hulug ang kotse, no? At kukunin yung panghulog sa kikitain mo na dapat ma-hit mo yon every month. No? Sino sa inyo na-offera na nito? Yung mga talaga nakapag-produce na ng result. Okay? Minsan may mga company ganyan, no? So, actually, in my personal advice to you guys is huwag kayong matempt dito. Hanggat totoo. Hindi nyo pa nagagawa yung tinatawag nating duplication, okay, sa inyong mga team member, no, na talagang bubuhat ng power leg mo, no, at bangga-bangga na lang, ewan ko kung may alam ka lagi sa binary, yan, binary. Huwag nyo munang gawin to, no? I highly recommend pagtiyagaan mo muna yung bike mo. No, ihanda mo muna yung parking para sa sasakyan mo. Okay. Kumbaga, no, bago ka bumili ng kotse. Parang bahay muna. Mas yes. importante. Oh, i-treat mo muna yung nanay mo kasi yung nanay mo baka matanda na, di ba? Yes. Oh, i-treat mo muna yung nanay mo, mapaniwala mo man lang yung nanay mo. Diba? At saka yung lolo mo pa kung may lolo ka pa, oh, di ba? Huwag ka agad kukuha ng kotse, tapos aasa ka sa monthly na ma-hit mo yung sale kasi hulug-hulugan. Ako na mismo magsasabi sa inyo, guys, ha? Kasi ako, before, ano, hindi, pag may company na nagyaya sa akin, ino-offeran ako ng insider income. Okay, like kasama ka dun sa league. No, ang goal namin nun is lumipad sa mga iba't ibang probinsya, mag-BBOM, mag-motivate ang mga tao, speaker. Aside pa yung kinikita ko sa
monthly allowance mo, let's say 100,000 to depende no kung pang flight ko papuntang Cebu, pang flight na ganun. Tapos so offeran ka ng company, bibihisan ka. Yun yung tawag namin doon, no, kunyari may ganito ka ganyang car. Okay, pero kailangan mong i-hit, pukpukin, patayin mo yung sarili mo na ma-target yung goal mo. Kailangan makapag-close kami, for example, ng 50 na stockish or let's say 4 na mega center. Mega tapos center, iba pa yung bubuo ka pa ng team. Patay katawan talaga. Kaya nakikita nyo yung mga networker, guys, no? Madaling araw, umuuwi ako sa student ako na, na umuuwi ako sa condo namin. Alas 3 na madaling araw, alas 5. Paputok na yung araw, patulog pa lang ako. No, kasi nagtumatambay kami doon sa labas ng office namin na poweran kami doon, no. Ang dami pupunta, darating ganyan. So na-experience ko yung mga ganun. FYI, kasama mo ako noon. Oh, kasama ko siya noon, no. Dala-dala ko mga sabon, no. Ako ano-ano. Ibang company naman 'yon, no, sa Philippines. All right. So ngayon, no, wag kayong ma-tempt dito kasi guys, pagka medyo may konti na kayong resulta, no. Yes, you have your Ferrari or anumang car na meron diyan, pero matatrap ka dun sa company offer. Syempre, gusto ng company 'yon. Napupukpukin mo 'yung sarili mo to keep on producing income para sa kanila, sales. Tapos sila magbabayad ng kotse mo. Pabor sa kanila yon. Pero sa'yo ba, nakuha mo ba yung time and financial freedom doon? Hindi, di ba? Parang, para sa akin personally, hindi, no? So, never be tempted with that. Now, I'm going to tell you, napakahalagang mag-focus ka sa duplication. Because duplication is the key. Make yourself successful with the effort of other people, and other people will also feel successful because of you. No, kahit wala mo ng kotse, sabi ko nga sa inyo, mahalaga i-treat nyo muna yung family nyo eh. Mga kapatid nyo, nanay nyo, no, sila yung pinakamasarap na reward pag nakuha na ninyo yung konting result na nakukuha ninyo sa mga businesses nyo. Okay, so, nandito na si Rachel. Okay, so next tayo, no. Ayan. So, eto na ngayon, no? Eto yung strategy number one, guys. I hope na nakikinig talaga kayo. You are excited and you are learning a lot of tips and insider strategies, ano, na tinuturo namin sa inyo. Eto na, no? Kung bago pa lang kayo, sino sa inyo yung bago sa network marketing at sa affiliate marketing at natetempt kayo mag-aral-aral ng online at na-stuck na kayo, lalo na sa many chatbot, FB, FB page, no, ganyan. At gusto nyong magka-resulta, no? Kaya lang hindi nyo alam kung paano. And ngayon, natetempt kayo na mag-offline nga muna kaya ako bago ko pasukin yung online marketing. Sige nga, sino sa inyo yung gustong-gusto na magka-resulta, kaya lang hindi alam kung saan magsisimula? Sige nga, comment kayo dyan, comment sa baba. Ayan, more learning, sabi ni Jelmin. Ayan, me coach, sabi ni Ramos Ginaline. Ayan. So, ayan, buti naman, ano, alam ko makaka-relate kayo dito sa topic natin. Okay, so guys, ito yung dapat ninyong matutunan. Yung tinatawag namin noon, no, na bridge, no? Bridging. Okay? So napakahalaga nitong bridge kasi dito mo matutunan yung power of sales talaga, no? With the help of an expert and you as a newbie. Okay, once na sumali ka sa isang network marketing, ano, titignan nyo talaga yung leader nyo, yung sasalihan nyo, no? Kasi mahalaga yung galaw niya, yung mga knowledge na meron siya. Okay, kasi sila yung higit na makakatulong sa inyo. Ngayon, eto, hindi ko sinasabing hindi kayo sumali sa newbie, lalo na kung newbie pa lang yung kaibigan nyo, no? Kung gusto mo pa rin sumali sa kaibigan mo, kaya lang natetempt ka kasi may nakilala kang leader na magaling na, what I suggest to you is that ganito, okay, tuturuan ko kayo. Sabihin mo sa kaibigan mo ganito, be, sa'yo pa rin ako sasali. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman yung opportunity na to. So, thankful ako at alam ko bago ka pa lang. Newbie ka pa lang, no? Kaya lang, hindi tayo magsasucceed na newbie ako, tas newbie ka. Pwede mo ba akong i-recommend, ano, doon sa, pwede mo ba akong i-plug in sa leader na kilala mo na sa loob para dalawa tayo mag-plug in sa kanya? Ganun ang gagawin nyo, guys. That is, who do you think that is fair? Sino sa inyo ang mag-a-agree doon?
No, sa ganung gagawin nyo. Next time, no, maybe next time may business opportunity kayo na papasukin, no? At nayaya kayo ng kaibigan nyo. Kaya lang kasi masakit, 'di ba? Sabi nga nila, huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Tama ba? 'Di ba? Oh, so sino sa inyo mag-a-agree doon? Ayan, me coach. Okay. So ngayon, no, ito na 'yung tinatawag nating bridge, no? Kasi ang bridge, guys, kahit newbie lang ang sinalihan mo na ano na member, no? Pero kung alam ninyong gawin 'yung tinatawag nating bridge, okay? Malayo ang mararating ninyo. Back in 2000, kasi ang FB ads kasagsagan, nangyari yan sa Philippines 2017. Pero 2015 to 16, ginagawa pa rin namin ang bridging. Okay, so ganito yan, no? Offline, ganitong gagawin nyo, no? Let's say, imi-meet mo sa coffee shop yung prospect mo or yung friend mo. Tapos, ikaw ang bridge, okay? Tapos, yung asan dito yung ano, Jel? Hindi nila nakikita pala yung video natin, no? Tapos, yung upline mo or yung leader na pin-loginan nyo nun, no? It doesn't matter kasi paano kung newbie rin yung upline. Okay? Napakahalaga na lagi kang magpa-plugin doon sa next sponsor mo na mas magaling. Okay? So, let's say yung upline ko, newbie rin. Always go farther up. No? Sino ba yung mas senior? Sino ba yung mas senior? Sino ba yung mas senior? Dahil downline ka nila, no, apo ka na nila o apo sa tuhod, kabilang ka pa rin sa team nila. Okay, ganun ang gagawin nyo, guys, ha. Kapag hindi available yung susunod na upline, punta ka sa next upline. Okay? O, agree daw si Ricardo. Ngayon, kung lola mo na yon, o lola parang, mo sa tuhod, yes, parang ganun. Yung upline mo. Yes. No? Kasi under ka naman sa branch ng tree nila. Tandaan nyo yan, ha. Mm-hmm. May karapatan kayong tumawag ng tulong sa kanila. Okay? So, ngayon, pag nakausap nyo na siya, ganitong sasabihin nyo. No, ha? Bilang bridge, your job as a opportunity sharer, ano, is to mix and match your prospect to your upline. So, halimbawa, ang prospect ko, engineer. Okay? Engineer siya. Ang background niya, may alam siya tungkol sa pagbibuild ng mga bahay. Okay? Eh, may kilala kong upline, engineer din. Sa tingin mo, pag pinag-mix and match ko silang dalawa, ako yung bridge, sa tingin mo, mayroon silang common ground na magkakaligaanan sila ng loob. Sige nga, sino sa inyo yung nakaka-relate sa topic natin? Sino yung nagkakaroon ng idea? Sige nga, comment kayo dyan sa baba. Kasi marami, may dalawa pa tayong ita-topic after the bridge. Okay, so, ang mangyayari, no, agree daw si Ricardo. Alright, ang mangyayari niyan, guys, pag pinagsalpok mo yan dalawang yan, magkakatanungan, oh talaga, engineer ka rin, saan ka nag-aral? Meron nang tinatawag na building trust, like, and relationship na nangyayari. Ikaw ngayon na nag-bridge, minsan, ikaw pa ang ma-OOP. Kasi, ang close-close na nila agad. Diba, magugulat ko, ang close na agad nila. Na-experience mo na rin yun natin. Yes, sobrang daming mga times, no, businessman, tapos ile-level ko siya sa, for example, talagang pinaka-top earner na sa company. Top earner na, no? Yung mga talagang, alimbawa, dati sa Herbalife, diba, yung mga foreigner na mga mentor natin. Oo, nag-Herbalife tayo. So, ibibridge natin sila. Tapos yung foreigner ko na boss, si Sir Richard, isa siyang Austrian, eh, napa-invest namin siya para sa malakihang project ng fertilizer. So, kinonek ko siya sa pinaka-top earner sa amin, ano, noong mga time na yon. So, nagkakaroon sila ng mix and match, okay? So, ngayon, ang gagawin mo bilang bridge, eto ha, pakinggan nyo mabuti to, no? Yung prospect mo, aalamin mo yung background niya. Magkakaroon ka ng detective, yan. Napakahalaga na meron kang personal background nung prospect mo kasi doon ka huhugot ng reason why niya para maklose mo siya. Okay? Ang gagawin mo ngayon bilang bridge, titimbrehan mo na yung upline mo. Alam mo ba, sabi mo, upline Angelo, itong prospect ko na to, student siya, no? Walang-wala siyang ngayon, gusto niya magkaroon ng part-time job, kaya lang konti naman yung kinikita niya as a part-time student, no? Pero malaki yung pangarap niya sa probinsya, sa family niya, no? Eh, ang product na binebenta namin nun, fertilizer, for example,
no, fertilizer sa mga farming. Ayan, eh may probinsya sila, for example, a farmer yung tatay niya. Alam na ngayon agad ng upline mo kasi binigyan mo siya ng tip. Kung paano niyo mako-close yung prospect mo. Okay ba? Sino ba yung natututo, guys? Hindi niyo makita yung camera ko eh. Tosin. Ayan yata. Okay, next time may ano na tayo. Sige, on mo na lang yung camera kahit may okay. Harang na face. So, sino sa inyo yung nakaka-relate sa lesson? Ayan. So, ngayon, ano, gusto kong, ito muna. Ayan, sino sa inyo yung nakaka-relate sa lesson natin? Taas ang kamay. Taas ang kamay. As if naman makikita natin, no? Parang classroom lang. Alright, sino sa inyo yung nagkakaroon ng idea? Oh, sige, like nyo naman to and share this to your, ano, no, to your group, to your group team. Kasi lagi na tayo magkakaroon ng live and natututo sila. Remember guys, no? Remember, mga bosses natin and ninjas dito, hindi na kayo mag-e-effort na sabihin pa dun sa mga downlines ninyo and team members yung tinuturo namin. Kasi every time mag-tune in sila dito sa Pinay Boss Daily, for sure, natututo na yung team member mo kahit busy ka. Okay? Ayan. So, yan yung nangyayari. Ngayon, no, ayan, si Ronnie nandito na rin. Dahil nabigyan mo ng tip ngayon yung upline mo, no, alam niya na ngayon kung paano huhugot. No? Paano niya i-close yung tao na yun? Paano niya kakausapin? Paano niya gagawa ng common ground experience yung prospect mo? Ito naman ang gagawin mo ngayon dito sa prospect mo, no? Dahil yung prospect mo, nabigyan mo na ng tip yung upline mo kung ano siya, ano yung background niya and reason why niya kung bakit parang may pointers kung bakit posible siyang sumali. Ang gagawin mo naman ngayon sa prospect mo, no, is iaangat mo yung estado ng upline mo sa kanya. Okay? Ibibuild mo yung upline mo sa kanya, sa prospect mo. Bakit mahalaga yon? Sige nga, sino sa inyo yung may idea kung bakit sa strategy na offline strategy na tinatawag natin the bridge, no? Ikaw bilang newbie, pinag-mix and match mo, no? Itong upline mo, saka itong prospect mo, bakit mahalaga na inaangat mo, no, yung upline mo sa iyong prospect? No, binibigyan mo yung prospect mo na, alam mo ba itong upline ko na to? Hindi nyo napansin yun sa network marketing. Napakagaling na to, no? May kotse na to. Okay? Kotse na. Ayan, meron na siyang ganon-ganon. Okay? Bakit mahalaga yun? Kasi sino? Sinong makakasagot sa mga students natin? Sige, yan natin sila may makasagot. Sige nga, inom lang ako. Okay, ang dami natin viewers, ha? Okay, thank you so much for watching, ha? We're so happy, ano, na nandito kayo. Sige, hintay lang tayo ng sagot para interactive. Okay, sige nga, sino makakasagot? Bakit kailangang i-level up natin yung itsura or imahe ng upline natin kapag pinapakilala natin sila sa ating prospect. Sige nga, yung ba yun natin. Eh, para mas kapanipaniwala na talaga. Na talaga mako-close yung prospect mo. Ganun ba yun? Para ma-impress. Okay, ma-impress. Malapit na. Pwede. Oo, actually, tama yan para ma-impress. No? So, yo! Okay, sige, sagot dyan. Sino ba may mga sagot dyan? Okay, comment, sige. Comment. Pwede tayong mag-share ng input. Actually, tama naman, sis, no? Uh-oh, pero mayroon pang mas malalim dun, eh. No? Kasi, no, para magtiwala sila. Yes! Malapit na! Tama! Tama rin, sis Gina Lynn. Yes. Relate match para po ma-impress ang prospect. Oh, yun. Yes, para ma-impress. Yes, para magtiwala. Mas lalo na, no? Authority. Yes, tama, bro Ezekiel. Ayun. At saka, no, alam nyo, di ba sabi ko nga sa inyo, pag tinanong kayo, bakit kayo sumali sa network marketing? Minsan, merong mga personal development na mga training na ganyan. Kasi po, maganda yung product. Kasi po, ano, maganda yung compensation plan. Sagot nung mga sinungaling. Hindi totoo yan. Minsan sasabi, malaki kitaan. Malaki kitaan dito. Okay. Lalo na yung may mga experienceado na sa network marketing kung ano ba talaga yung binary. Mm-mm, no? Yung labanan doon.
Tama. Yeah. So actually, no, ang totoong sagot doon, kaya ka sumali sa network marketing, ay yun nga, sinabi ko na kanina, may nakita kang pag-asa. Tama. Yun talaga yun, no? Na another way to make a living. Okay? Na matutupad yung mga pangarap mo. Finally, no? Na, oh, dito, baka posibleng makuha ko na yung time and financial freedom. Kasi tayong mga tao, dalawa lang naman ang option natin. Magtrabaho, ibenta natin yung oras natin kapalit ng pera, or magbenta ng produkto at serbisyo. Wala nang iba. So, nung nakita mo yung network marketing, iiwan mo na to. Diba? Parang girlfriend lang yan. Ay, may nakita na akong bago. Mas in love na ako doon. Iiwan ko na. Para unti-unti nag-level up, no? Ayun. Yun yung dahilan, may nakita kang pag-asa. Kaya pag pinresent mo yung upline mo, i-build mo siya dito sa prospect mo, make sure na yung prospect mo, hindi lang sa makikita niya yung authority, hindi lang sa makikita niya yung pagtitiwala, at mai-impress siya, makikita niya yung pag-asa. Okay? May hahangaan siya. Okay? Meron siyang someone na nai-inspire siya, gusto kong maging kagaya niya. Yun ang pinaka-goal mo. No? Yun ang pinaka-goal mo bilang bridge. Okay, so ngayon, no? Sige, marami ba natututunan? So paano ba mag-bridge offline and online? Ayun, tama, Sis Jelmine. Hope. So paano ba mag-bridge online and offline? So, syempre, simple lang pag nasa coffee shop kayo, the first person that you need to introduce is your upline to your prospect, no? By the way, ganito yung sample script, no? Hi, thank you so much, Angelo, for coming, ha? Yes. Try to look professional, okay? Kasi tayo, we are into business, guys. Ang network marketing, wag nyo ikahiya. Napakaganda ng network marketing. Dito ko lang nakita yung talagang maliit yung puhunan mo. Ang dami mong matututunan aside sa mindset, aside sa pag-grow mo spiritually, umaasa ka sa Diyos na, Lord, make me successful. Gusto ko talaga to. Na tinutulungan mo yung kapwa mo, 'di ba? And then at the same time, you are learning so much na ginagawa lang ng mga successful people, no? Tignan niyo yung McDonald's, 'di ba? Si Crocs, 'di ba? The founder. Crocs. Panoorin niyo yung movie noon sa Netflix, The Founder. McDonald's, no? McDonald's, ang ganda. Ang dami niyang struggle, nagbenta siya ng blender, tissue paper, kung ano-ano, hot dog, no? si Apple, si Steve Jobs, nagbenta siya ng cheeseburger na tigbo $1. But anyway, ganito ang pagpe-present, no? Huwag kayong mahiyang magbenta at mag-introduce ng tao. Okay, sige. Sample lang mo nga sila. Okay, kanyari, sample. Ako yung prospect mo. Wala pa si upline mo, ha? Okay, sige. Papasok muna ako sa... Okay. Kunyari, drama talaga. Okay, Starbucks ang dati. Ito yung baso. Dapat may, ano yan, kape americano. Okay, sige. Okay. Try to look professional, guys. No, you have your laptop, your presentation, slide presentation. Alam mo na yung company background mo. Alam mo na yung tawag dito, product information, and later on, ano, sa next series natin, abangan nyo next Thursday, tuturo naman namin sa inyo yung product presentation and people who loves the products and people who loves the business. But by the way, make sure na ready kayo, ha? Kasi naaral nyo na for 1 week yung business opportunity nyo sa mga products bago kayo mag-prospect. Please naman, no? Napakahalaga nun. Okay, so let's say si Angelo, parating siya sa Starbucks, sa pero coffee yun nga, shop. Napahabol ko, tama yun. Mahalaga yung alam mo na kung paano i-discuss yung business mo doon sa prospect mo. Bago pa kay upline, kahit bago konti mo siya lang. Kahit konti lang. Kasi ang mag-aano talaga niya, magdi-discuss talaga si upline. Pero wag naman magmukha na parang wala ka talagang idea pa talaga, no? Yes. So, darating ngayon si prospect, let's say, look professional, look smart, pero wag naman masyadong trying hard, okay? Make sure that you also have your own life, busy ka rin, pero wag naman masyadong parang abang na abang ka dun sa prospect mo, okay? Mas maganda pa rin sa prospect mo, bago mo siya ma-invite, no? Habang kinakausap mo siya, wag lang lagi i-share ng share ng opportunity, yung business. Aalamin mo rin, ikaw yung magiging ano nila, solution. Ikaw yung magiging solution ng prospect mo. Habang ini-interview mo siya, inaalam mo na kung bakit niya gustong sumali. Yes, be a good listener. Ang dami kasing mga namomrospect, guys. Dada ng dada. Ang ingay, no? Benta na benta. Present na present. Excited ako dito. Parang ganun, no? Huwag ganun. Okay. Kasi, parang yung prospect mo, whoa, easy. Teka lang. Masyado ka excited. Masyado ka mainit, bata. Mga ganun.
Dapat, no, mas maganda kung good listener ka sa prospect mo kasi dun ka makakakuha ng bato. Okay? Mm-hmm. Yung parang alam mo kung paano mo siya i-close. Alright, so alright, prospect na marating. No? Hello, okay. Angelo, kumusta? Okay diba? Naman ako. Laksa ulan sa labas. Parang may bagyo. Oh, okay, tama-tama. Okay na, walang problema. Okay, ano bang business natin dyan? Maganda ba kita, Angel? Sige, syempre naman. Pero bago doon, no, gusto ko muna malaman kung kakayanin mo rin, kung qualified ka doon. Kasi... Hindi okay. lang naman to basta kitaan. Gusto rin namin malaman kung may potential ka para doon. O, diba? Unang bato. Kinwalify eh, na? O, diba? O, sige, upo ka muna. By the way, parating na si Upline. Okay, no? And I'm so excited na makilala mo siya. Kasi... siya yung talagang hinahangaan ko, no? Mm-hmm. Talagang ina-admire ko siya. And nung first time kong ang gawin to, sobrang na magaan yung loob ko sa kanya. And siya yung inspiration ko ngayon. Wow. Hopefully sana maging katulad ko rin siya. Pero alam mo ba, no, kung makakasama ka sa team, hopefully, no, may ganun ba? May ganun ba kitaan dyan? Meron ako mga kilala na million na talaga yung mga kitaan. No? Di ba may mga ganun, no? Sasabihin, maganda ba kitaan? Malaki ba kitaan? Hindi na inaalam kung paano gawin yung business. Di ba ganyan yung manaririnig nyo sa prospect nyo? Pero laging ninyo silang tatanungin. Babato nyo sa kanila. Ba, kung masipag, sige na, sabihin mo, million ba kitaan dyan? Okay, trillion ba kitaan dyan? Wala pa. Pwede ka maging honest, no? Wala pa namang trillion yung kinikita dito. Okay. Pero merong iba na millions na talaga yung kinikita nila. Alam, tignan nyo guys, di ba? Parang normal lang yung sagot. Di ba? Huwag kang masyadong exage na parang trying hard ka, i-deliver or discuss yung business. Ikaw, million na ba kinita mo dyan? Sabi mo, gano'n. Bili. Ikaw, million na ba kinita mo dyan? Actually, hindi pa. Pero thankful ako sa mga natututunan ko ngayon. Okay. Kasi yun yung priceless para sa akin. And looking forward ako na ngayon yung binibuild ko na business is maging kagaya na rin nung nagagawa ng upline ko. Yun. So, mas maganda kung talagang transparent ka. Totoo ka sa sagot mo, no? So, ready kung sakali ba na makausap mo siya mamaya, willing ka ba talaga na makinig para mapakinggan mo yung story niya? Paano siya nagsimula? Oo naman, kaya nga ako nandito nasa Starbucks pa nga tayo. Kaya ako nandito, diba? Oh, yun. Very good. Okay, thank you sa oras mo, ha? Alam ko umuulan pa sa labas. Ito na magbayad ng kape ko, ha? Oo, sure. Maya-maya. Pero makinig ka muna sa ano. Again, hintayin mo na natin upline. Pero huwag yun na, ubusin, ha? Back to topic tayo, ha? Pero bago dumating yung upline nyo, dapat na-interview nyo na. Kompleto rekado na kung ano yung background ni prospect mo. Yes. Na-timbrihan mo na si upline kahapon pala. Okay? So, siya ngayon, ibibuild ko pa lang si upline sa kanya. Okay? Pero si upline, alam na niya yung background ni Angel. Tama. Okay? Para alam niya, para hindi mga payong line nyo, guys. Kasi pag nangangapa, princess, paano ba ito? Ano ba ano ito? Pag madalian kayo, pangit yun. Hindi nyo, hindi nyo talaga alam. Hindi ka magaling na bridge kapag gano'n. So, ngayon, sabihin ko kay Angel, alam mo, Angel, itong upline ko na to, no, ito yung story niya. Lagi nyo sasabihin yung story ng upline nyo, hindi masyado dun sa kinikita niya. Kasi medyo ang nangyayari talaga, the more na pagmukain yung ano yung tao, masilaw sa pera, kitaan, medyo hindi na ganun ka-effective. Gasgas na yun, kumbaga. Pero kapag ka, sa story ng buhay, nyo pinakita dun sa prospect nyo, mas natatouch sila dun. Remember, people join because of their emotion, not because of logic. Okay? So, pag natouch siya sa story nito, no, alam mo ba itong upline ko, mommy siya, no, tatlo yung anak niya, and aside sa pagiging busy mommy niya, nagagawa niya pa itong mga bagay na to. Let's say, si Angel, actually, is may bago siyang wife, no, tapos yung wife niya na yon eh, meron din silang kids, makaka-relate din siya dun eh. Kasi, baka may wife, yung wife mo, gusto makilala yung upline ko, ma-inspire din yung wife mo, and who knows, pwede kang tulungan ng wife mo sa business mo na to. Binibigyan mo na siya agad ng idea na pwedeng nilang gawing mag-asawa to. Ganun lang guys ang pag-bridge. Okay? Marami ba natutunan? So I hope na ngayon pagdating ni upline, no, ayun, ibibuild mo nang ibibuild si upline sa kanya. Si upline. Okay? And then tumigil ka na. Yung iba kasi nasosobrahan naman sa pag-build, no? Tigil ka na once na nag-explain si upline kay prospect, out of the game ka na, out of the ring ka na. Let your upline discuss and do her job. May presentation kayo, di-discuss. And then after nun,
ako minsan direkta na ako. Ano ngayon, Angel? No, ako kasi gusto ko maging transparent. I don't want to waste your time. I don't want you to waste my time as well. Busy rin kasi ako. No? Is it okay to sell you something? Ako direkta talaga eh. Is okay lang ba na bentahan kita? Kasi in any business naman talaga, merong puhunan. Tama. Diba? Ngayon, Angel, this is just a decision. Saan mo kayang magsimula? Yun. Parang pinagdidesisyon na nyo na. Oo. Yung muna, yung doon sa prospect. Tama. Kung, di na ba ako magsasayang nakita mo yung benefit ng stockish, nakita mo yung benefit ng mega center, mm-hmm. nakita mo yung benefit na mag-start ka lang sa Seven Heads, or ano. Ako kasi mm-hmm. talaga nun. Guys, Seven Heads talaga pinaka-minimum ko. Hindi one head. Mm-hmm. Noong mga time na yon. So, lagi ko talagang upfront na binebenta is mobile stockish, which mobile is 120,000 to 150,000. Mm-hmm. So, pero, ako kasi, inaano ko rin, tinatansya ko rin yung tao, lagi kong sinasabi na, kaya kitang tulungan na makuha mo yung mobile stockish. Mm-hmm. Pwede tayo magsimula sa mababa. No? And then, gradually, dadalin kita doon with, kung makikipag-cooperate ka sa akin, kung you, mm-hmm. if you will lock arms with me and learn. Pero kung hindi, no, let's say, kailangan, minsan binabara ko rin, sasabihin ko na, pero kung ikaw yung tipo ng tao na mm-hmm. hindi mo rin naman tatrabahuhin, itabi mo na lang yung pera mo sa wallet mo. Kasi kailangan mong aralin to. Kahit nandito ako o wala ako, kailangan mong aralin din to. Kailangan may sarili kang palo. Sinasabi ko rin yun sa prospect ko. And in that way, umpisa pa lang, alam na nila. No, na kailangan ikaw mismo mag-exert ka ng effort. Nandyan man ako o wala ako. No, kasi minsan yung iba too dependent din sa iyo as a ano, as an upline, di ba? Upline, oo. Diba? Totoo 'yan. All right. So ganun lang mag-bridge. Meron pa, ang dami pang topic. May dalawa pa. Okay, dalawa sino pa. Yung maraming natutunan sa bridge? Kasi ito guys, mahalaga yung bridge eh. Ngayon, online bridge strategy. 'Yun sa coffee shop, 'di ba, sa mga restaurants. Mm-hmm. Ang online bridge strategy, guys, three-way call. Okay, yes, nakaano tayo kanina. Okay. Ang hala, sorry guys, napindot namin yung end broadcast. But anyway, okay, may two topics pa tayo. Mm-hmm. So, online bridge strategy is through three-way call. Okay? Magvi-video kayo, mm-hmm. Zoom training, ano, dapat matutunan yung gumamit ng Zoom kasi libre lang yan for 40 minutes and then Hangouts. And Skype, sa Skype, pwede nyo rin ipakita yung, ano, yung screen ninyo and slide presentation. And napakahalaga na i-implement nyo pa rin yung same strategy na tinuro ko sa inyo kanina. Mm-hmm. Okay? So, ang pinagkaiba lang yan, no, online kayo, pwede ka nang gumawa ng group chat, tatlo kayo doon. Para walang istorbo. Okay. And mag-video call muna kayo. Gradually. No, follow up ka rin dun sa prospect mo. Uy, be, for 30 minutes available ka ba mamaya? Video call tayong tatlo ni upline. Okay, may mga inputs pa kami na gustong i-share sa'yo. Ganun lang kasimple. Okay. Tapos, uy, after gym, pwede ka ba? Uy, after lunch, available ka ba? Lagi ka mag-follow up. Pero tandaan nyo guys, lagi nyo na i-close after ng presentation para kuha nyo na agad yung sagot. Okay, huwag kayong mahiyang mag-close. Tanungin nyo agad yung tao. Yun yung magandang line eh. Ayoko sayangin yung oras mo. Yes, ayoko rin sayangin yung oras ko. Sabi mo lang sa akin, direct to the point, is it for you or not for you? Mm-hmm. Ano yung mga dahilan? Sabihin mo na sa akin ngayon, meron bang hadlang para gawin mo to? Kasi may iba't ibang prospect tayo ma-encounter. Yes, Coach Jelmin, no? Yun nga, no? Naputol. Kanina. Oo, so, continue na lang to. May dalawa pa tayong topic. May dalawa pang topic bago tayo mag-lunch. Yung about sa prospect, no, may iba't ibang prospect tayo na ma-encounter sa buhay natin. Yung iba, gusto lang malaman, gusto lang alamin yung business opportunity, pero parang 50-50 pa. Parang ganun. Kaya dapat talaga sa atin, dediretsahin na talaga natin yung prospect natin kung talagang decidido pa talaga siyang sumali o mag-invest sa business na ino-offer mo. Pero dapat bilang ikaw, no, sa sarili mo, dapat makikitaan sa'yo ng prospect mo kung gaano ka ba talaga ka-confident. Huwag na may sobrang confident na puro discuss. Kagaya nga nun sinabi namin ng ate ko na yun nga, dapat marunong tayo, kumbaga, makinig no? Alamin yung problem ni prospect
Oo, yes. Ikaw yung magiging solution nila. Yes. Good listener ka dapat. Good listener ka. Huwag kang puro discuss, no? Huwag kang masyadong excited and hyper or frustrated. Uh-oh. Pakita mo sa kanya yung pagiging professional mo na you're just parang nag-a-act ka as a consultant or a bridge or nag-offer ka lang ng possible solution sa buhay niya. Pero siya, dapat papakinggan mo palagi yung kasi sasabihin niya yan eh, for sure eh. Makakakuha ka ng idea bakit, paano mo siya maho-close, bakit magkakaroon siya ng dahilan para siya na mismo yung magsabi sa sarili niya na kailangan ko to. Alright? Tama. Alright, so next, no? Dalawa pa to. The fun, eto. Pag offliner ka, no? Mahalaga na mag-launch ka rin ng product demo sa bahay. Ang tawag namin dito is home party. Home party. Ginawa ko to sa condo namin noon. Mary Kay, no? Mary Kay, no? Yes. Free facial. Gumawa ako ng mga flyers. Magiging creative ka dito, guys. Gumawa kami ng flyers, free facial. Tapos, pinamigay namin sa Lasal. Kami ni Angel, namimigay kami ng flyers. Tapos, punta naman yung mga babae. Ang liit lang ng room namin noon. Liit lang. Ano, free facial. Sa labas ng pintuan ng condo ko, may nakalagay na Mary Kay free facial. Free diamond peel. Okay, so natetest nila ngayon. Ang technique ko noon, ano ginagawa natin? Kalahati lang ng mukha yung pinifacial ko. Siyempre, nakatapat sa salamin yung ano mo. Yung mukha. Yung mukha, oo. So ngayon, nakakatawa doon, guys. Dahil makikita nila kalahati ng mukha yung nag-lift saka umangat. So wala silang choice kundi bumili ng product kasi para matapos yung facial kasi kalahati ng mukha yung ano eh. Diba? And say, oh, paano ba yan, babe? Paano ba bumili niyan? Oh, ito, available na ito yung foundation. Tapos, para kung ano nun, consultant, alam mo, babe, kailangan mo to. Kasi para para yung skin mo dito, medyo mag-lift siya. Kasi mag-30 na tayo, maganda yung 20s pa lang tayo. Nasanay na yung balat natin na maging firm sa kabanat. Diba? Para hindi na tayo mag-botox. Mahal kasi pag-botox. Ngayon pa lang, tagtarin mo na ng collagen yung balat mo. Oh, diba? Kitang-kita naman sa skin na. Gumawari, magiging creative ka eh. Pagdating dun eh, no? Mga beauty products na ino-offer mo, binibenta mo, syempre makikitaan din dapat sa'yo. Alagaan mo rin yung kung ano yung product mo, dapat nakikita rin sa'yo. Gumawa rin tayo ng flyers, no? Maputol ko lang, no? Namigay kami sa mga estudyante ng Lasal, nakatayo lang kami sa kanto ng Abinida, namigay kami ng mga flyers, no? No, free facial po, free. Sinong ayaw ng free, di ba? Yeah, free facial. Tsaka nagsisiksik tayo sa mga pintuan. Ayun, no? Naglagay kami sa pintuan ng mga condo, apartment, nag-iwan kami sa mga kotse, sa Lasal, ng mga flyers. Ayun, no? Offline yan, ha, guys, ha? Ang saya. Yes. Tapos punta sila sa bahay, facial. Tapos sa school, may dala-dala akong foundation sa lipstick. 1.5 yun, isang set na. So sa room, sa toilet, ano, pinapatest ko sa mga babae. Tuwan-tuwa naman sila, tapos hulugan yun. Quincenas katapusan. Kaya college ako, guys, ang dami ko talagang pera. Sa totoo lang, hindi walang halong ano yan. Tawag dito dyan, walang halong... Yabang. And nagugulat yung mga classmate ko, ang dami kong pouch bag dito saka backpack. Yung backpack na yun, punong-puno ng cosmetics. Okay, mga 80,000 worth of cosmetics. Buong university, di-distribute ko yan. Worth 2.5 na foundation, na ano, na skincare set. Tapos, lagi yan every month, order sila ng order na isang foundation, isang lipstick. Dahil sa free trial. Tama. Diyan ako natuto mag-ano eh. Mag-direct selling. Magbenta. Kung mausap ng tao. Doon talaga na-improve ko yung sarili ko. Na nalaman ko kung ano yung mga... paano magbenta? Taktika, free trial, free test. Pwede nyo yung gawin sa inyong mga bahay. Yes. So, ito yung tinatawag natin na ito na, no? What we call the home party selling. Okay? Pwede mo yayain yung mga amiga mo. Tapos, halimbawa, ano yan? Protein shake. Uy, amiga, zumba tayo sa bahay. Sagot ko yung ano, yung snack ng breakfast natin. No, magba-barbecue chicken tayo doon. Konting gastos pero masaya. Nung nag-Herbalife kami nila Cheryl, 'di ba? Saya rin. Nag-Herbalife din ako na. Ang strategy naman namin noon, guys, sa plaza, sa PICC, malapit din sa Lasal 'yan. Nagkilo-kilo kami ng mga tao doon, tanita. No, tanita na weighing kilo. Tapos kahit ang babaho ng paa ng mga tao, napatanggal namin yung sapatos. Tapos alam namin kung paano bumasa ng tanita. Kasi tanita is ano yun eh, ano siya, no?
na ano siya, mundo. Nababasa niya yung fat. Anyway, ang home party, guys, magiging ano ka lang dito, creative. Okay, so with Herbalife, ang ginawa naman namin noon, nagpa-shake party kami. Free trial na mga shake, ganyan. Tapos, everyday, nagbebenta na kami ng membership. So, halimbawa, for 1 month, magbabayad sila ng 1,400 pesos. 1,400 ba? Tapos, pag nag-gym sila, libre na yung gym, libre na yung Zumba activity, saka CrossFit activity, libre lahat. Tapos, kami lang nag-jogging. Oo. Tapos, ang binayaran mo doon everyday, yung shake mo, saka yung tea mo na cleansing tea, at saka yung one shot ng aloe. So, per day, parang nag-Starbucks sila, tapos nag-gym at the same time. Kasama na yung bayad sa aloe, sa tea, saka sa shake. And then, ang dami nako-consume yung products namin noong mga time na yun. Hanggang sa mapapaisip sila, ba't di na lang magpa-member? Diba? Para may discount na ako. Tapos ganyan, et cetera, et cetera. So, ang ganda ng idea, diba? Kaya I love network marketing talaga kasi you love the product and then at the same time, kumikita ka sa duplication, kinikita na mo sa mga effort na matao. And then, ganitong gagawin mo sa home party. Ang dami kong gusto nang ikwento, no? So, ang gagawin ninyo sa home party dito, guys, sige, comment muna kayo kung sino yung nakaka-relate sa topic. Sino yung marami nakuhang idea? Pero paalala lang ha, bosses, hindi natin pwede i-conduct tong home party this calamity. Ayaw nga pala. This pandemic. Wag na wag. May COVID pa. Bridging online muna. Bridging online. Pwede yan. Okay. So, ang gagawin ninyo dito, guys, pwede kayong gumawa ng flyers, mag-invite ng mga amiga, free test, and then after nun, pag may sumali, no, nag-join, always teach your new member to invite 2 friends. At least 2 friends. Ayan. And then, pag sumali na yung 2 friends niya, teach those people to invite 2 friends. Ganun yung duplication nyo. Ganun kabilis. Yes. All right. Ayan, marami raw natutunan si Hazel. All right. Okay. Actually, yung mga kagaya ninyo no affiliate, it's good no na marami kayong natutunan sa lesson ng online marketing, pero ako talaga mas na-enjoy ko network marketing sa totoo lang. Ako din. Mm. Sobrang sarap ng network marketing, guys, kasi nagdu-duplicate ka, hindi ka benta ng benta lang sa isang tao. Kasi pag affiliate, parang pag nagbenta ka sa isa, oh, yun na yun. Wala nang ano, maliliit na yung commission mo sa bihira naman mag-upgrade, 'di ba? Totoo. So maliit lang kita mo. And like kapag ka network marketing, ang dami na dami niyo na, no? Mahihilo ka na kasi yung dalawa mo nanganganak eh. Yung isa nagdala ng 2. Magulat ka next time yung isa mo 10 na sila kinabukasan. Ang galing. So ang laki ng commission, may binary pa, may mga bonuses pa. May mga products ka pang nakakain, saka naiinom. Tapos, yung bonding, ang sarap. Sobrang saya. Totoo okay? Yun. Marami ka pa nagiging friends. Ang dami mong friends. Kagaya ng mga sinalihan namin, cosmetics, health and fitness, yan, ang sasarap ng mga, ano na yan, mga activity. At marami kaming pakulo dyan sa mga yan. Meron kaming cooking show, kasi Herbalife, more on health. Ako ngayon, luto-luto. Ako ngayon gulay, ng mga, no? Kung ano-anong gulay. May mga barbecue day kami. Tapos, Zumba, fitness, etc. Okay, pwede niyong gawin yan, na so, okay. Home party. So, next, ito na yung last but not the least. Okay, ito yung tinatawag nating hotel meeting. Or BOM, no? Yung business opportunity meeting. Kung saan, ang hinahanap natin dito ay hindi, actually, ang main na hinahanap natin dito, guys, ay yung mga leader type. Ayan, yung mga excited sa business talaga. Yung talagang mahusay magbenta ng business opportunity. So, dati kasi, hotel meeting, no? Ngayon kasi, McDonald's, Jollibee meeting. Sa fast food na, no? Diyan ka na nagdadala-dala ng mga prospect. Oo. Pero para sa akin, mas maganda tong hotel meeting na to. Kahit newbie ka pa lang. Bakit? Yes. Mag-invite ka lang ng 5 or hindi bababa sa 5. Okay? Makikinig lang sila doon. 'Di ba? Network marketing. Tapos may magaling na sa harapan na nagdi-discuss ng business opportunity. Maramihan 'yan. Hindi ka na mahihirapan magsalita.
Yes. Totoo so, yun. Ang maganda lang dito, guys, no, ang talagang pa-prospectin ninyo sa mga hotel meeting o kaya business meeting, eh, yung mga may background na talaga sa network marketing, yes, direct selling. Kasi ang hinahanap ng mga speaker dyan ay yung mga talagang open-minded na at saka yung talagang mga, ano na, leader type na. At saka, kasi diretso training na yung mga yan, no? Diretso, ano na, kaya nga business opportunity, eh. Always remember, ano, na dapat ninyong i-qualify din talaga yung mga prospect nyo into two types of people, no? So, yung leader type or yung mahilig lang talaga sa products, okay? So, actually, yan yung i-discuss natin mamaya. So, hotel meeting, simple lang naman mag-invite dyan, no? Let's say, mga leaders na talaga, no? Or mga, mga pinaprospect mo. May mga experience na, may mga background na sa pag, ano, business. Yes, oo. So, pwede ninyo silang tawagan, hello, Angelo, no, may gagawin ka ba tomorrow? Alam mo na to. Alam na this, no, hindi ko na kailangan i-explain pa. Kasi alam ko naman na networker ka or opportunity, open ka sa mga opportunity. Or, yes, yes. Ano ka ba dito? Open ka ba ngayon? Kasi alam ko may iba ka bang network na inaasikaso. Kumusta yung business mo doon? Are you still looking for another company o hindi na? Talagang, anuhan na, no? Kumbaga sa ano, derechahan, no? Sino magpe-present? Ano yung talk? Ganyan, anong company yan? Okay, ganito, ganyan, ganyan. So, alam na, kasi yung mga networker, guys, na mga top earner na, hindi mo na sila kailangan recruitin pa ng i-bridge mo pa. Hindi na masyado, no? Kasi alam na nila yan. Alam na nila. Ang gusto nila agad, yung iba nga, harap-hara, o magkano ba yung ano niyan, pairing niyan, pairing niyan. Attend ka na lang, ganun. Kasi kung open ka pa na malaman, no? Kung hindi ka na happy sa company mo ngayon, why not, di ba? Alamin mo na lang, punta ka na lang sa hotel. Intayin kita, o pick upin kita. Ganun lang kadali, after gym, punta ako dyan. Never ever make it too hard or difficult, guys. Kasi madali naman eh. Kung ayaw niya, hindi ayaw niya, walang problema, 'di ba? Kung may iba pa, no, the more nga na hindi mo siya kailangan talaga. Sabihin mo lang na okay, ganun lang, no. Tapos call dapat, 'wag chat ha. 'Wag chat kasi hindi kapag ka nag-call ka sa mga prospects mo, 'di ba? Mga kapwa mo na mga top earner. Sabihin ko, available ka 2:30. Ganyan. Available ako after lunch namin niya. May sasabihin lang ako, be. Ganun lang kasimple. Yeah. O ano yun? Ganyan. 2:30 available ka for call. Strategies mo. Ano? Ganun, ba? Diba? Simple lang maikse. O sige, 2:30 na video call kayo. Uy, kumusta na? Huwag mo agad sabi banata ng business opportunity. Uy, kumusta na? Mag-spy ka muna sa FB niya. Kumusta na siya ngayong pandemic? Ganyan. Social media marketing strategy naman yun. Ispayin mo muna kung ano nangyayari sa buhay niya ngayon. No, sa profile niya, may aso siyang bago, bagong kasal siya, may bago siyang asawa, yung mga ganun. Bagong asawa? Okay. Okay, so, alamin mo muna, tapos pag nag-call na kayo, konting ano muna, rapport muna. No, uy, may bagong aso ka pala. Uy, may bagong asawa ka pala. Joke lang. Tapos sabay banat, uy, by the way nga pala, kaya kita tinawagan. Sabay ganun, sabay shift. Kaya kita tinawagan kasi may bago kong business niya yon, alam ko onliner ka, business owner ka, open ka pa ba na to shift your career? Kasi meron kaming BOM sa meeting. Ngayon kung free ka, tignan mo lang, baka sakaling mas okay yung complan para sa iyo. Or baka sakaling gusto mo lang yung product kasi ang ganda ng product nila for fitness and loose weight, eh nagji-gym ako ngayon, 'di ba? We need to think about our health. Ganun lang kasimple mag-invite, guys. Basta pag hotel meeting, mga business, ano na yan, mga umaattend ng mga meeting-meeting na ganyan, mga mahilig talaga mag-network. Totoo. Okay. Alright, so marami ba kayo natutunan? We commit ourselves for 1 hour of this training and I hope marami kayong natutunan, guys. I hope you're happy to learn a lot with us today. I-apply nyo na to, itong mga topic na to, na natutunan ninyo today, the 3 strategies on network marketing offline. Yes. And ang gusto naman naming ituro sa inyo next time is actually this. Yan na, next natapos na Thursday, natin yung abangan nyo yung another series nito, no? Ayan. Ang topic namin. So, our series for the month of October to November are more on network marketing. So, abangan ninyo every Tech Talk Thursday, it's more on strategies. Mm-hmm. Okay? So, next Thursday, abangan ninyo ito, no? Ang topic natin are your 2 dream clients. At paano mo magagawang mahanap yung tinatawag nating perfect avatar and ideal customers para sa business mo. And also, ano nga ba yung dalawang 2 ideal
customers na yan. Ano na, dapat natin, ayan, thank you daw, sabi ni Coach Hazel. And thank you so much for watching with us. Yes. Again, all you need to do, ano, is to comment down below your favorite strategy. Comment down below. Okay, so gagawin mo ba yung bridge, gagawin mo ba yung home party or yung BOM? Mm-hmm. All you need to do is to tag your, dapat naka-like na kayo, no? Yes. Sa lahat ng channel, sa channel natin. Yes. Pinay Boss Daily sa YouTube, Pinay Boss Daily dito sa page. And yes, follow us on TikTok as Princess Wylene. On YouTube as well, para sa mga English lessons, Princess Wylene. And on Instagram, which is Princess Wylene. So, once na naka-follow na kayo dyan, tag 5 friends down below. And then, lastly, ano, share this video to your wall. So, ang mangyayari niyan, ano, and comment your favorite strategy down below. Yun. So, hindi pala nila i-review tayo natin. Nakikita. Hindi tayo nakikita. Comment your best strategy na sa tingin mo, nagustuhan mo. And then, next Thursday, hahanap kami sa random comments down below. Yes. Kung sino yung nag-comment ng perfect, best option niya or strategy. And then, pag ikaw yung nanalo, no, magbubunot tayo ng prizes, pwedeng cash, pwedeng mga cash, libro, yes, or ebooks, and free access sa mga courses natin sa Pinay Boss Academy. Yun. Pero para mag-qualify ka na makuha yung gifts mo, dapat nagawa mo yung mga steps na nabanggit ko kanina. Alright, kailangan naka-subscribe ka sa mga channel namin, nagtag ka ng 5 friends, yes, at share mo itong video na to sa FB profile mo para makatulong din sa iba. Failing to do that, ano, at nabunot ka na, tapos ni-review namin kung qualified ka, hindi ka magko-qualify para makuha yung gift mo. Yeah. And kung ano man yung mabunot namin, that would be your gift for tuning with us. Yes. And every Monday... Sundin lang yung step by step. Okay. Every Monday... So, every Monday is Motivational Monday, guys. And then, every Thursday is our Tech Talk Thursday series. We're in Network Marketing Offline, ang ating season for today. Have a great day, guys. Thank you so much. We always say you can make your dream be a blessing to other people. Yes. You can make your dreams come true and make it happen. Thank you and bye-bye sa mga tao na noon. Happy Thursday. Happy Thursday, bosses. This video is brought to you by PinayBossAcademy.org, where learning is always fun.